pang-isog. So pang-isog is Visayan. Visayan Fort Laguay. And I think at this crucial junction in Philippine history, kinakailangan maging matapang talaga mga Pilipino. Because they are facing the darkest periods in our history. Economically, Moody's, the credit rating agency, summarizes now report that the Philippines is the worst underperforming economy in Asia. The best peso has depreciated from historic lows, where it exists. Inflation, average inflation is at 6% to 7% annually. The price of rice has reached historic high. It is now 2% ang bigas, 20 pesos na ang ibang. Yung 20 pesos sa kilo po ngayon, isang sudo na lang ng IPT ng pangwesto. Now, so the situation is done. Meanwhile, isa ko doon sa nagbundol and addition. Totoo po yun. I did so for two reasons. Una, I recognize that at some point in your life, I went from the whole world of joining the Tatang running for Congress, sitting as congressman, becoming a spokesperson, and now I joined unity of Bongo Marcos and Sara Duterte for two reasons. Una, at some point in your life, just want to give your faith to your political leader that she's doing the right things. That she has the correct political instinct. So, bagamat tutol, magpapasal yung puwerta ni Puwersa ni Matos Jr. Let's try to have an executive position and we need to play the play. So, I trust that you can take the another is by someone comes to talk to her. At there is a presidential candidate na talagang nakitaan mo ng direction ng atin. And he was, of course, diluted. Sure. Now, politically, again, my family is here. Sa other side po, I'm related to Joey Salomera. So, ang tanong na aking mga church, the same church as the Lord, and my own brother, my mom, have to leave the country at the same time. Talagang inisyuhan ng aso. Okay, doing with the Marcoses. Ang response during the election, na sabi ng tuloy sa akin yan, ang kaliwa is... Tapos yung mga talya at yung paglabag sa karawatan ng mga president, Ani Marcos. You know, rejected by the people who did give it a second chance. And if they were to be given a second chance, ang bukal natin is they would redeem the family. And I was hoping that Marcos would redeem his family. But barely a year after, the exact opposite. Instead of redeeming the family, it became apparent that he was only interested in redeeming his family. Why? First time ko nag-i-English sa lecture. Sa iba't ibang binuntahan ko sila sa Amerika, napansin ko dito sa D.C., Virginia, Maryland area, kayong mga pinaka-highly educated. Baka, mas pinaka-highly educated sa English kaysa sa Tagalog. Anyway, so, they attempted now to tinker with the Constitution for what purpose? Motion, they knew, as in may Sarah, kung akin or ang only delivery to Marcos. So they have to build up a candidate against in the Sarah, and not in a fair manner. And that candidate, of course, is the presidential vaccine, the Speaker of the House, si Tamagalus Los, otherwise known as Martin Duarte. It would be very painful at this point. And we're schoolmates at UMB, and we were good friends. Kasi ako, I always go for the underdog. Miski ako yung aktivista, walang makakonsit sa kanya sa kanyang siya blog, makawawa siya. Kaya sabi ko, hindi mak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 . Sabi, talagang ito. Okay, that's why I just wanted to flee na talaga makakakakakakak sa kanya sa law school. And we both studied in the U.S. Diba? Okay, na yun. Siya. So, so, dali malinaw na gaya ng kanyang ama, ang unang-unang ginawa, ay papalitan ng saling ng bata. Because that's what Marcos Sr. did. He declared partial law, invalidated the 1925 Constitution, declared himself as dictator,
Pag na kasi, pag na Congress, yung jump pa ako sa Supreme Court with his cronies. Ganun ang ginawa nila. In an effort to remain in power for the next 20 years, kasi, Saan mo? After the next 2028. Nalo si Tambalus Lod, kaya Inday Sara, palitan natin yung balik natin sa parliament, which is what Marcos did. Under the 1973 Constitution, kung mahalala ninyo. Prime Minister. Tanggalin natin mga senador, kasi mga senador na yan, they have their own national constituency. Bakta sa presidente. And of course, kapag ikaw ay naging parliament, kung at masabi yung the House, can you believe nang mamiyembro ng unicameral system of government? So yan po ang unang dahilan kung bakit binuo namin ang piso. Because although we realize that no constitution is perfect and that at some point in time, the constitution will have to be amended, it cannot be amended just to favor the powers that be remaining. Yun po yung unang-unang pagkulit ng kasaysayan. Pangalawa, sinipa natin ang Marcos Senior dahil sa kanyang korupsyon at dahil sa kanyang paglabang sa karapatang pangitayon. Ano ginawa yung Marcos Junior? Ganyan yung office. Meron talaga silang genetic code na they detest criticism. Ayaw nilang pinipipasan. So ano nangyari sa dalawang kasama ng mga sa SM9? Si Lorraine Bagler at si Eric. Pinakulong! Sa Kongreso. And until now, worse, dahil para ng Marcos Senior, lahat ng mga may inay na mga nagpupulang mga istasyon, pinagsasara. Dahil yung istasyon po namin na SM9, na kaisa-isa, kanis na ibisibiyan at rasalahan kay Marcos, kami pa po ang pinasara. At hanggang ngayon po, nakabindin din yung petisyon namin para mabuksan muli ang pizza. At siyempre, dahil napakalakas na kandidato, yun ang mulo ng KLGC na si Pastor Apolo Kibuloy, gaya ng ginawa ni Marcos Senior, ipinakulong din. On tapos na ito, he was not out to redeem the family name, it's out to repeat history. And look at the corruption. Mon Pulfo, ang ignorant na columnist, was fired from the Philippine Star. Bakit? Kasi he reported that the widespread attribution was fired. Ang gusto sa akin siya, isang rin ito kasi Melissa Marcos Araneta. Of course, yung sugar, ano, importation. Alam niyo, nakapakakot siya pa niyang sugar importation na yan. Kasi, despite the WTO, e talagang allowed, bigyan ng protection ang mga magsasaka. Through high tariff, ano yung ginawa? Kaya yung pasok ng asukar na normally, dadaan sa proseso sa National Sugar Commission, magkakaroon ng sugar order, ano, report na lang yung video na nakasalipin sa presidente, wala ang sugar order, inalaw ang importation, dumating ang asukar, wala pang sugar order. So, bali, nangyayin isang dahilan din, kaya isinipa si Marcos Studio. So, kaya nga po, 1 year after, Inday Sara and I, tanto ng seed, nabudol tayo ng mga Marcos eh. Defending the platinum ng issues ng TAPS. T is for transparency, A is for accountability, P is for peace, and S is for security. Let me begin first with accountability. Diba? Kaya nga natin si Nipa sa taong 1986. Ang daming murap. Ang daming lumalabas sa kamatang mga tao. Walang natapalusan. Marami nagsasabi na yun na Marcos repeated history kasi nga huwag natin silang pinausahan the first night ng Roma. Napakinsan natin sila for a while, bumalik, and business as usual. Naging gobernador, naging senador, naging presidente. Parang walang nangyari. And I think it is really what happens unless you teach them extract accountability. Na hindi po pwede, nagkagawa ka ng krimen, and you get away with it. So yan po, isang paligid naman natin. Lahat ng korab, lahat ng lumalabas sa karapit ng pataw, dapat mamahal sa akin. Ano naman ang disabling namin sa peace and security? Well, kanina po, sinabi na ni Atty. Ni Panero, yung nangyayari ngayon sa Pilipinas.
We are literally at the brink of war. Right. And don't tell me it is because of cracks and islands which are very visible during high tide. Since in the time of but this is the first time that we have reached this point. Now, literally, we are at the brink of war. What? How did it happen? What was the only thing? I have had a major role in this. Kasi malapit pa ako sa kanila. Pupunta siya ng Amerika. I wrote a legal opinion. Uy, wala pang decision ng Porte Suprema Supreme Court on sovereign immunity. The latest decision decided upon by the Court of Appeals of the Seal involves your family, Hilao versus Marcos. And the Court of Appeals said, in the sovereign formats which are not sovereign and violations of human rights cannot be sovereign. And that's why meron sila yung $2 billion judgment for human rights violations. Hindi lang yun. Meron pa siyang 371 civil contempt because he refuses to divulge to the court nasaan yung nakaw na yaman nilang mga assets dito sa Amerika. But yung time na yun, he listened to me, sabi na, hindi po pwede, ano dapat gawin? Sabi ko, you need to get a suggestion from the Department of State filed in the district court para sabihin na it is the suggestion of the State Department that you ought to be given immunity because you're attending an official session of the immunity. Everyone I'm telling you, Erwin Romualdez, sabi sa akin, baka mo tinatakot ang presidente. He's a sitting president. Of course, he will be appointed immunity. Pero ang tingin ko, that enabled him to negotiate with the State Department. Umalis siya ng Pilipinas, ang deklarasyon niya, China is our most important bilateral partner. Bumalik siya from the United Nations, China is a bully. Ano nangyari? In the process of finding that suggestion, they came up with a deal na finally, ibabalik yung nakaw at ang gumyama nila sa Amerika. That would have been the only reason kung bakit bumalik ito siya in such a short period of time. So anyway, kaya ang kaya na yun sa pingin ng gera. Alam niyo ba, not only did he allow the Americans to use 9 of our bases na pinatansin mo kang anak ko si Joey Saroga when he was Senate President, hindi na ako pa rin mag-deploy ang intermediate range missile launchers sa Amerika sa Lawan. Ano ba rin kung ano yung intermediate missile launchers na yan? It's what virtually caused almost another nuclear war between the US and Russia because of the Cuban missile crisis. Nag-install ng intermediate range missile launchers ang Russia sa Cuba. Nag-install din ang Amerika sa 13. Naka-work lang yan because they both decided, let's do away with intermediate range cruise missiles. Nagkaroon sila ng treaty. Unfortunately, after 10 years, umalis sa Amerika. Diyan sa treaty niya. And for the first time, the Americans deployed one in the Philippines. Ang una-una nagkaklapo siya, the Russian ambassador, not in the Philippines, ha? In Washington, D.C. Warning that this is a start of another arms race. Lately, Putin himself in the Philippines. Forget China. It is Russia that said, we will now conquer the Philippines. Itong salap sa dispute, ilang presidente nang dumaan dyan, siya na ang pumunta sa punto na talagang magkakagiram na. And over what? Ano ang interest natin dyan? Because the US wants to challenge the supremacy of China. Tayo mga Pilipino meron tayong sabihan, makapag-away ka na sa kamag-ana, huwag lang sa kapit-bahay. And China is our kapit-bahay. China is now the second most powerful and is probably the most developed economy in the world. Kasi GDP-wise, in real terms, mas mataas na siya sa Amerika. Kaya lang, dito sa population niya, 1.4 billion, mas mataas pa rin ang per capita ng Amerika. 300 billion lang Amerika. But why should we not benefit from the recent prosperity of China? Look at our neighbors, Vietnam, Malaysia, very difficult dispute. Pero all the investments are going to them now. Nothing going to us because of the manner by which Marcos has handled the dispute with China. So yun ang ibig sabihin namin sa peace. Another aspect of the peace there is, sabi ni Marcos Jr., pulpos na raw ang CPTNP. CPTNP, terrorista yan. Galing ako siya. Kabataan yung mga kabayan.
hanggang ngayon, ako yung tao na yung inahang sa rejection, is umalis sa kanila, kaya kasi nagalit sa kanila ako. Kaya nga tayo nandito, so wherever I go, pinitin kita ako ng legal strong. Pinitin ka kami sa Vancouver, they attempted to pick it us in the end. And wherever I am, pinitin nila ako, dahil hit nila ako for being the first one to have left them. Nangihit na! Nangi-extract ng revolutionary taxes! Okay? Nagpapas ng death sentences without judicial proceedings. Think of everything prohibited by the City of Conventions, ginagawa po yan ng NPA. Bakit tayo makipag-usap ng kapayapaan sa mga delista? And that's why we say, yes, we want peace, but there must also be security and justice. Pumunta tayo sa mga tinutabi and we have a film showing na. Transparency. It's a new right. It's provided in the 1987 Constitution, the right of the people to information on matters that affect everyone's lives. Una-una, sinabi ni Presidente Duterte noong panahon ng eleksyon, may isang kandidato na alam ko ay atin. Noong ano, ang tanong ito, the first of the Nakisukralis in Davao for the first time, diniklara niya, mayroong ako ay minor, pinakitaan ako ng pideya, ng ebidensya, na ang Marcos Jr. ay aling. Bakit hindi kumakalap ng sismis? Bakit meron talaga ng video na nagpapakita na bagab na di umano ang presidente? And then in LA for the first time, Maharlika showed a video which we're showing now. Pwede ba ako in-live nyo? Dahil pinatatanggal ko lang sa Facebook eh. Kaya naghihirapan kumayot. Hindi ko natin alam kung sino yan. Ang sabi nila, pausunong daw niya kami. Eh, hindi naman kami nagloob yan, si Mahanol ka. Sign for live daw, kahit sinabi lang kung sino ba yan. Sabi namin, bahalang rin mapusigang kung sino yan. Ito yung raw video. Pero, in-enhance ni Mahanol ka para makita nyo. Na mamaya, ang gagawin natin, kasi ang sabi nila sa Pilipinas, nung nakilabas yan sa Gende, nagsalita ka pa sa Secretary Ramelos. Fake yan! Tignan niyo yung tenga! Tapos, sinangayunan ni Dibo Tidoro! Fake yan! Tignan niyo yung tenga! Sa panahon, nagkakitik na yung napakalakas ng bagyo. Eh, hindi sa maganda sa napakalakas ng bagyo, yung tenga lang sa Gende. So, yan po ang sino ni Mahalo rin ba? Ba't ang mga sakasagutan ni PDBN nung mga sinasabi siya ay pandit? Nung una, sabi niya, I will not even dignify that with an answer. Nung pangalawa, kung lumabas ang video hits, ang sabi niya, ha, 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 ha. Okay. Ito na po ang video ni Mahalita. Anong sagot mo? Ang sagot na ngayong mga gabinete, fake yan. Bakit ang presidente? Hindi sasabi mo. Hindi ba? Kaya yung ilang mamamayan ay mayroong harapatan sa impormasyon na kaming ang pandami na okay ng isang presidente na hakapin sa resisyon niya, lalang-lalang na sa resisyon niya kung tayo'y makipag-veran ako sa China. Hindi ba yung kanyang estado na makikisip na hakapin sa resisyon kung paano niya makapapalit ng impresyon ng kapitid? Hindi ba yung estado na makikisip niya na hakapin ko doon sa kakulangan ng trabaho at doon sa katukuhanan na napakababa ng swerdo? Meron po tayong karapatan na magkaroon ng sagot kung siya ay bangag o hindi. Hindi po namin sinasabi yung saya, pero nandito po yan, kamukha niya. Bangag ka ba, Mr. President? Kinakailangan, sagutin mo na yan. Yeah. Ang kanilang tugon, take yan. Where? Tignan natin yung fake. Nakita niyo na, na-broadcast nila ba yan? Kasi, pinapakain nila yung broadcast na yan. Pita ito, marami yung kahit kaibigan sa Viber group. Nakuhan mo na ba yan? Oh. Oh, give me the decision. Oh. Ang gagawin natin ngayon, sabi mo lang, eh, ginawa nila, ilips pa ang gawin yung pena. Ito talagang nakatutok sila. Oo, ano yung pena niya? Ang program, ang tawag, deepware. Itong deepware na ito, can detect AI. Artificial intelligence, deepfake. So, ginawa natin, yung raw video, yan, gawin natin. Ang tanong din tayo, saan ba yan? Ayan na yung
deepfake. Yan yung resulta. Pero let's do it para makita nila how I process it. Deep way. Okay. Yeah, let's see, beware. Scam to detect deep fake videos. Okay? Go to scam niya. Ang papasakal natin, yung raw footage. Okay? Kasi itong enhanced na, di Maharlika, baka sabihin nila deep fake dahil enhanced. Yung raw footage na namin yung tinabi. Okay? Yan ang raw footage. Tapos, i-scam. Tignan natin kung anong resulta. No. Deepfake detected. Oh. And yet, ang sabi nila, deepfake daw at hindi daw siya yan. Pero ang sabi na, walang deepfake. Hindi ba dapat siya ay sumagot na kung siya ay pangako hindi? Hindi na po pwede, napagtawalan na naman niya. Lalo-lalo na hanggang meron tayong karapatan sa impormasyon. Nagkaroon ng deklarasyon na hindi siya nasa tamang kalusugan ang presidente. At panahon na, na parang ang vice president ay mag-take over bilang acting president. Na maghabi ng isang impeachment complaint? Huwag tayo matakot na hawak ng ministro sa Kongreso. Bakit? Noong panahon kaya, hawak din yung ministro sa Kongreso. Ano nangyari? Nagumoto ang mga kongresista na ituloy ang impeachment. Kung ang issue kay Estrada ay disunaman, siguro naman ang issue ng pagiging baka ay mas importante. Hindi namin siya i-impeach dahil siya baka. Hindi tayo sigurado kung siya baka. Kaya kayo sumagot. Kung ikaw ay mag-deny, eh di ba hiniwalay ka ng Estrada matapos na yung issue? Tapos na ang issue. $100 lang yung dito sa Amerika, tignan niya ako na magbabayo ng $100. Kami nga, ayun po, siya ang isang siya. Ikaw kasi wala kang buo. Pero, ang impeachment, hiyong sa hindi pagsagot kung siya kaya agin. Dahil yan ay betrayal of public trust. Dahil, binigyan natin siya ng kumpiyansa sa katakaroon na nasa sama siya ng why not sa sasabihin ng drug addict siya? Kung bangag ka or hindi. Okay? So unang-una, itin natin sa kabinete, kayo na magdeklara na wala siya sa pangkalusugan. Dahil ang isang addict ay wala sa pangkalusugan. Para maging acting president ang nungsa na tatipte. Kung kayo nilang gawin yun, then ituloy ang proseso ng impeachment. Right. So, mamaya po, at kung siya po tayo, pero kayo naman po, katawagin ko, ang best friend forever! Lisa, ang kaneta! Ito sa mga niya. Pero hindi ba po, hindi, ito ay hindi yung song. Adelin, makakulong na lang natin po nito, makulong sa sa'yo. Good evening, thank you very much for sharing because all of you guys, it's been very kind of moment. I know that I'll be missing your effort in your time. We need the land we're going, but we have shown to the world that ni ayaw i-show ng beware o kung ano yung media. Media ay baba ko. Pero you see, here in the States, we live in a democratic state, democratic government, democratic space. Yes, we have in the Philippines.
and bring down democracy, nandun yung principle that all government authority emanates from the people. Di ba? And there's no bigger proof that all government authority emanates from every one of us is the fact that we hold regular elections. We get to choose the people who will exercise the collective political power of the people for the welfare, for the well-being of every one of us. It holds true for the United States. It holds true for the Philippines and for all democracies around the world. What I want to show to you now is that yung mandate kaya ni Marcos, they didn't get it in a fair, credible elections. It was the product of scheming and manipulation by both Mr. Marcos and by BFF. Na gusto ko lang sa basis. Three times for the minute, yung people left and right, and one side for Harry Mogi, dahil pinapanapan sa isa. I was very, very simple and remember Christ overthrew the tables in righteous indignation. And that's exactly what we want to show today. Now, I will go back many years ago when I first won as congressman. I won the last manual elections. Manual elections, mano-mano binagayaran. So, namamantayan natin. Sa automated elections, automated lang na yan, wala kang makikita kahit nakaligantan ng mata mo. So, eventually, it's not right in the Philippines and in the path to here in the United States. So, for 14 years, up to today, from 2010 to today, I fought for clean, credible, honest elections, which, of course, not many of you know even about. And I don't expect anything from you. It's my obligation as a citizen for the future of our country. You call me, asabi na ngayon sa sakin eh. Ano ba yun? You're so idealistic. Sabi, ladies and gentlemen, hindi ko na hawas sa isa man ko sa aking idealism. But that's another story. So over the course of 14 years, my books, my nothing. Noong 2016, nagkaroon tayong election. Where's President Duterte ang nanalo, di ba? Sa sobrang taas ng boto ni President Duterte, hindi kinaya nila Benigno Aquino na habulin yung boto ni President Duterte. They tried, but they miserably failed. So si Rojas, di ba si Marrojas yung pangalawa? Si President Duterte ang layo ng agwan? But they tried. Gusto nga dagdagan. But the problem is, in an election, may definite number of registered voters. Hindi ka pwede magdagdag ng magdagdag. Somewhere you have to get those votes and idagdag mo sa kapila. So kaya kayo kay Chichu Marvinay, ang expectation ng Chichu Marvinay, ang voto niya sa Pumilon, at hindi na tinitinan po yung nakubusukan ng binibinakan. Yung voto pa ni Maruas, naubos na ni Chichu Marvinay, naubos ka lang na kay Maruas. They would not overlay the votes of President Duterte. So let's switch to Plan B. The Plan B is si Benny Robredo. I'm not saying that si Benny ang nataya. But the powers that be at that time have the facility, the means to do it. So Plan B was given to presidency that has been eliminated with the view na what they ma-invest nila si President Duterte. And it's in power. But it didn't happen because si Marcos ng protesta. It represented a drug doon sa kanilang plano. And I was on the side of Mr. Marcos because I believe he was really cheated. So I served then for the next 6 years from 2016 all the way to 2022. Wala silang binayad sa akin kahit piso. Hindi ako naninil sa kanila even if I was on call 24/7. The reason is, hindi naman ako ng hangtan at buhay dito sa advocacy ko. And I don't want Smartmatic to accuse me na pinagpipirahan ko yung aking advocacy. In fact, yung Facebook ko, I never monetized it. I never did anything there. Even if umabot ako ng 100,000 every views, minimum ko ng anong dati is 100,000. But I didn't do anything. So in short, tinulungan ko sila. There was a point na gusto ko ni Mr. O, yung Vice Presidency,
kahit ganyan yung Robredo, ako yung inutusan niya. Minanipula niya ang Korte Suprema. Minanipula niya ang Korte Suprema. Patay na rin din. Eh, may kalaban din kasi na-overtake siya ng kalaban, hindi siya nag-forgive. So, dito na sa eleksyon, pwede ba pumunta sa headquarters and twice a day lang, twice a week? Sabi ko, yes, ano dito sa headquarters? Yung pala, gagawin pala niya kung pala. Yes, ma'am. Hindi na lang siya naman yung kami. Pumiso na nag-comment. And then, pagkatapos, gagawin niya lang siya naman. Of course, naliwala ako sa kanya kasi alam ko naman, sawa ako. Si Lisa Marcos ang natuod na susunod all times. Hindi si Marcos Jr. Walang si Marcos Jr. over sa kanyang nasama. Pag sinabi ni Lisa Marcos, opo, oo, si Bongo Marcos. Pag sinabi ni Lisa Marcos, tuwat si Lisa Marcos. Kanya, kung anong oros ni Lisa Marcos, susunod si Bongo. I'm sure. Because I spent many dinners with them. Aming kaming technical group, dalawang mag-asawa. Out of those 8 people, dalawa lang ang universidad. Ako lang si Lisa Marcos. You know, when we sit at the table, pag-dinner with them, they don't even attempt to hide it. You know, the sun is in the family of Sandro Marcos. Saan ang tagalaw si Sandro Marcos at the point? Intern ni Tamba Bustos. So, sinong ibig sabihin yan? My son told me, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. And yung anak ni si Sandro, nasa kayo tambay mo sa kitos mismo. O, those are one of the things na sinabi niya sa akin. So, nung rinabis niya sa akin, natuwa ako because alam niyo matutupan. Pag nangako, I did my best to comply with my end of the bargain for the country. In March 2022, may meeting ako kay Lisa Marcos. Kami lang dalawa na pa. May dalawang pumasok na natin makitis. Si Ivan Oy at si Hubert Kimara. It's not this. Lisa Marcos is there. Si Ivan Obo. Si Hubert dito. Si Ivan dito. Ayaw si Peter. Sila ni guys. Ang mga kaya pa pa. I'm not meeting with the owners of Smartmatic. I need to take that guys with me. Tapos gawin ko sa akin. Thank you because they need you so much. Alam ko po na yun. Biyong talayang polo ko kay Smart Matic. Ano ba meron sa meeting na yun na hindi ako pwede sumali? Lisa knows na ayaw ko ng dayaan. That's why I think fighting for the last, after that point, the last 8-10 years. Ano meron na ayaw ko? Ano? The last 12 years. So ayaw ko ng dayaan. Kasi po, mga kababayan, kung ang eleksyon natin kay Ibental, ibinibenta na ito ulit ng Smart Matic. You see, I fought there for 14 years. Hindi na ako makasumasuan. I fought to look at it. The worst thing did was killing my best friend, my personal aide for 12 years, Richard Santillan. He was abducted by 20 police officers from my car. Kung gusto niyo, ikakita ko pa sa inyo ang ibig niya, Richard, akap dito. Date number 34, 25, 26, 27. Kalahapin na lang ang tirap na tirap. Nilagay ng mga pag-polis, 20 police officers. Ang binayad ng Smart Matic is $3 million. Pahaya lang yan. Because every election contract, ang kita ng Smart Matic is between $300, $400 million. Isa na ko lang ang dahil ipaglaban sa kanila the day to not stand. Hindi na ako kaya ang nasuhan. Kinasuhan nga nila si Juan Mary Manistan. $2 million information for reporting the cheating in the Philippines. Pero ako hindi ako nila kinasuhan. For 14 years, I fought them. Oh, so, kung nakipag-usap sila kay Lisa Marcos, sige, ang gusto niyo, in exchange, we ask for the intervention because I don't think we manage to release sa akin yung public. And if I'm being public, anggal ka, goodbye ka. I promise 3 years, mga kababayan. Sino po ba may bumili ng pension at sa Pilipinas? Yung mga nagpera di ko. Ang drug lord? Ang wedding lord? Ang rent crime lord? Lord, wala ka sa namin. Yun ang pwede bumili ng pension lang ko. You can see what's happening in our country po ganyan. What will happen to our country? What will happen to your children? And yung mga ko. So, chinet ko kung sino ang dumating ng mga minbo na yun. Ang dumating sa Pilipinas,
Senate sa Bureau of Education. Si Ronce Pinate Alejandro Valdez, the fight the president and co-founder of Smart Hati. Yun ang kamitin ni Lisa Marcos. After the elections, may lumubos si General Rayo. Nakakuha sila ng gatos sa public. More than 30,000 machines, election machines, were transmitting from only one IP address. Isang source lang. Ang nagpapadala ng resulta in more than 30,000 precincts. 98.6% of all precincts in Metro Manila came from only one IP address. 96% of all precincts from Cavite province came from the same ng resulta. Isang source ng resulta. And definitely, it's not the people's vote. So, itong mandato ni Marcos was obtained by manipulation, by stealing. I accused them of Lisa Marcos, Popo Marcos, with co-president ng asawa. Ay po ba? Now, ngayon, I always say this. Si Inda is sad na walang kinalaman sa iyo. Kasi doon sa campaign headquarters, parang naman, I've been there every day. Ayaw na ayaw ni Lisa Marcos kay Inday sa insecure si Bruha sa kanya. Buhat ang yung babae niya. Forgive me, I'm very... Wait lang. He needs... You know what we need, guys? Remember Inday Sara enjoyed immense political capital from her incumbent father. So expected si Inday Sara sisipa na gusto ang boto. Was basically the base of support. Expected, baka naman siya ng buwa mo, papapak si Bebe Robredo. So ngayon, si Tori ng boto, si Inday Sara rin pa, si Marcos yung pinigoy na. Kaya ang pinigoy ng votes ni Inday Sara, 1.8 million, pili yan, dinagdagan niya. Noong gabi, yung son ng Durham's headquarters, nag-postan na kami ang mag-initial people. The most that Marcos could get would be 24 million votes. So kung si Inday Sara 32 million, si Marcos 24 million, eh lahat tayo. Si Inday Sara, titignan natin leader, di ba? What they did is, pagdagdag na ng boto, umangan, indicate kay Inday Sara to show overwhelming mandate, to show overwhelming victory. That's fair. Because it was obtained by manipulation, scheming on the part of the first week of the area. So, yun ang gusto ko iparating sa ito. The power to change our destiny rests in our hands. If you choose wisely, we will enjoy the benefits of a good choice. If you choose wrongly, we will all suffer and we will all be brought to perdition. Okay? So, ngayon, go back to my reading. Yung una kong sinabi kanina, the royal government authority emanates from the people. Pinayana. Dinistrong ka niya yan. Kung sa Bisaya pa, bilawag ako niya yan ang mandato. We take it back. And when we take it back, the folks shall be given to the incumbent vice president as constitutional successor. Huwag tayo kumaya. Baka may magpulitan. Yes, iba. Yan, malinaw-naw lang ang lahat yan. If ever we succeed in... Kasuha na naman ko ito. When ever we succeed in taking back the power for the people, we give it to the right, constitutional successor. That's in the Islam. And thank you to tell you, to tell you like that. Now, pinapokapang katalan, pagkakang sa speaking of snippets of what's inside ang mga ito ba was, sabi lang sa people, motive is not something that you can find in the brain of a person. Hindi mo kayo buksan nun, gumawa na tao, sabi na ito yung motivo. Doon natin makikita yan sa kanilang mga ginagawa. Ako ba? Do. They were able, because remember, di ba sabi ko kanina, they tried to manipulate the protest. Na manalo sila, ako yung inutusan nila. They failed, pero dito sa election, they successfully got it. Ngayon, ano naman ito pakabalhin? Ano na sinabi ni Harry kanina? Yung chatsa, they want to extend their political power. Kung hindi ka na ditang balustos,
pag-uwi natin yung konstitusyon. At ang uling sila ng planning was Marcos Jr. o Kamparos Dos Tentasan. So, 18 years in this. They are provoking China. So, na rin case of war, malamay tayo. Pagano'n, 18 years in the emergency room. So, no elections, Marcos remains in power. Yan ang mga, naglalaro sa isipan nila. Ito ngayon, tingnan nyo, narinigin yung 1 billion na suhol para kay George Garcia sa COVID. Mayroon yan. Pinoon ka yan. I think it was smart money. It was George Garcia against Metolita. Si George Garcia was the one who reached the meeting with Lisa Marcos. In return, he was rewarded with the championship and COVID. Gumawa ako ng affiliate, pinulgar ko sila. So they tried to distance themselves. Si Lisa Austin at si George, pinisqualify nila si Smartmatic. Ngayon, nangalit si Smartmatic, pinukain yung 1 billion na sumol ni George Garcia. But now, because we have not much time left, okay, I have bigger sense of patriotism. Because we are not here, country. Tingnan po rin yung mga go-home protect your children. Especially yung mga amat, pati mga bata. Mga hapo po natin, mga malinito. They cannot stand up for their rights today. They cannot speak for their future today. Sino ba? Who will fight for them? Tayos! Si mama, si papa, si tatay, si lola, si tatay, si nanay, si papa, si mama, si lolo, si lola, si ate, si boy, at si nanay. So, pag boys ako, may bangal, that's another issue. That's another ground for us to call kind to pay and give it to Inglisa. So that we can aspire for a better future. Gusto bumuwa po ulit sa ating mahal na Pilipinas. At mabalikatin, we want it somehow. Pumasinso naman ang bansa natin. Yes! Dahil mariwakan pa ka. And I thank you for watching my videos out of this. Speak of things we need to find. We may not wait if we do not make a stand today. And that's to be today.